What's up guys? Kumusta na po tayong lahat? Welcome once again to our channel, Richmon and Elise. So today magluluto po ulit tayo ng isang Pinoy food. Yan, magluluto po tayo ng arroz caldo. Kasi malamigang panahon, masarap yung kumain ng arroz caldo. Yan. So let's come and check it out. So here are the ingredients. 4 scoops of rice. Total of 4 scoops. Combination ng 2.5 scoops ng glutinous o rice or yung malagkit natin at 1.5 scoops ng ordinary white rice. Yan, parang total natin is 4 scoops. Hinugasan ko na po yan at dinrain. Yan, binabad ko ng ilang minuto. We need, of course, 3/4 kilos ng chicken breast, boneless and skinless. So yan, ano na siya. Hiniwa ko na siya ng tamang sizes lang. Okay, isang ulo ng bawang, dinikdik na. 2 medium size ng onion. Ayan, mas maraming onion, mas maraming bawang, mas masarap. Ginger o yung luya natin. Salt and pepper ang ating pantimpla. Kailangan natin ng cooking oil. And of course, ito yung pambudbud natin. Yung ating green onion. Kung meron tayong garlic na toasted, pwede rin yun. Ayan. So, ayan. Luto na po tayo. Yan, painit na po tayo ng oil. Lagay na natin ang bawang. Yan. Painit na talaga. Yan. Bawang. Mabilis lang yan. Gisa-gisa lang. Mabilis lang itong lutuin na to eh. For the benefit of our Canadian friends who are watching right now, arroz caldo is like a famous snack or maybe main dish in the Philippines. It's like a porridge. Like arroz means rice, like in Spanish, because Philippines is colonized by Spanish back then. And then caldo is like the broth, the chicken broth. Okay? So ayan, ang bilis maano ng bawang natin. And then, yung ating onion. Ayan. So, I'll try to do it in English, guys. So, you will have an idea what I'm cooking. But this is really yummy. The kids really love it. They want also ordinary porridge, but I told them it's gonna be yummier when it's really with chicken. So, yan. Now, I saute the garlic and the onion. That's it. And, I put in the ginger. Ginger will add extra flavors, actually, and extra spice, a little bit spice. Yeah. All right, so we'll put in the chicken. There, gonna stir them a little bit. So, imimix lang po natin. Yan. So, mag-rely lang po ako sa salt and pepper na pantimpla natin. Yan lang po yung pantimpla namin sa bahay. Trying to be healthy. Of course, that's our goal, all of us. So, yan. Salt and pepper lang po. And then, yan. Pepper, nilagyan na rin natin. Konti lang. Pa mga anghangan yung 2 bata. Yan. Hindi pa ako naglalagay ng anything na pampasarap. Kasi, gigisa-gisa na lang natin yan. Pati yung ating chicken breast, yung ano natin. Yung malaman na part. Yan. Wala rin siyang balat para at least, ano. Yan. So, I think we need to add more salt. Yan. Yan. Salt and pepper lang. Okay na yan eh. Yan lang yung ating niya. Yan. So, let's cover it and let it simmer for a few minutes and then after that, i-add natin yung rice. Okay.
Okay, so nag-isa na natin ang ating chicken. Ayan. So nagpapakulo na rin ako ng water kasi from time to time we'll be needing hot yung boiling water. Ayan, para at least hindi siya masyadong malapot. Ayan. And then sunod natin ilagay ang ating bigas. Ayan. Bigas. Okay natin. Ayan. So, gigisa rin natin ng konti yung bigas natin para lumasa. Ayan. Mix lang natin para hindi siya yung tawag doon, magtutong. Ayan. Ayan. So, mix natin all together para lumasa yung salt, pepper natin. Ayan. Okay, so yan, ginigisa-gisa na natin. So, low fire lang po tayo para hindi magtutong. Ayan. Lagyan na po natin ng boiling water. So, mas mabilis pong maluto ang pagkain kapag boiling water laging nakaantabay. Ayan. So, mix lang natin. Pakukuluin lang natin siya ng pakukuluin pa. Tapos, occasionally, kailangan natin siyang stir. Kailangan natin siyang haluin para totally hindi masunog yung kanyang ilalim. O hindi siya magtutong. Sabi sa Katagalugan, para hindi siya magtutong. Ayan. So, we just let it boil. Hanggang maluto po siya, lumambot all together yung ating bigas, malagkit, at saka yung chicken. Ayan. So, ganyan lang po yan. All throughout, kailangan nating haluin. Ayan. And then, ayan. Ika nga, habang naluluto yan, lumalapot, kailangan lagyan natin ng lagyan ng water, hot water, para mabilis. Ayan. Ganyan lang yan. Ayan. So, on low fire, sure tayo na hindi siya, hindi masusunog yung ilalim. May nilalagay pa dyan na orange na flower eh, yung parang ano, uli orange. Kaya lang wala akong makuha dito sa Canada. Minsan kakaubusan ng ganun eh, mga Pinoy na ano. Yun. Limutan ko na yung tawag doon. Alam nyo na yun. Yan. Takpan lang natin ng konti. Takpan lang natin para siya ikumulo. Yan. At magkapakulo pa tayo ng tubig para kung kailangan pa nating dagdagan, dagdagan uli natin. Ayan, medyo lumalapot na po siya. So, we'll just continue on stirring. Ayan. Continue lang natin ang kahahalo yan para hindi siya masunog sa ilalim. Ayan. So, ayan, medyo malapit na maluto yung ating rice. Yung chicken naman natin, nagisa na natin. So, luto na yan. So, ayan. Let's just continue on doing like that. Ayan. Then, later on, dadagdagan uli natin siya ng tubig. Kasi medyo lumalapot na eh. Ayan. So, lagdigan na natin ng tubig, ng boiling water. Ayan. Ayan lang yan. So, ayan. Haluin lang natin ulit. So, medyo malapit na siyang maluto. Paborito ito ng dalawang bata. Minsan ano ang kasama nilang kainin nito is ano yung fried fresh tofu. Yon. Sinasawsa sa toyo mansi. So yung kaano niyan. Tambal. Mix lang tayo. And cover lang natin again and then occasionally haluin natin. Okay, so kasalukuyan po akong gumagawa ng kapartner nito. Nagprito po ako ng tokwa. Ayan, palagi may tokwa sa bahay na to. Chinese talaga. Tapos yung grilled chicken po, ayan. Trying to be healthy. So, breast chicken din to na ano. Ayan, breast chicken. Na ginrill, ayan. Hindi kami masyado kumakain ng oinke. Alam nyo na yung kapartner nito eh. Tokwa at saka ano na to. Tokwa and grilled chicken. Yan.
Yan po. Habang niluluto natin yung... Yan. We're just... Yan. For a change. We're just experimenting the healthy way of eating arroz caldo. Tsaka yung tokwa and grilled chicken. Yan. So, ganyan lang po yan. We can experiment naman at home wherever ano, we want. So, yan. Medyo malapit ng maluto to. Ang ating arroz caldo. Ano lang natin. Lagi kong ginagawang mesa ang stove eh, no? Nalilimutan ko. So, yan. Medyo okay na yung ano niya. Ilang minuto na lang yan. Luto na. Pwede nang kumain. Yan. So, yan. Palaging may twist, ano? Naluluto dito sa bahay na to. So, yan. We're ready with this one. Yan. Yan. Ito na. Mausok-usok pa siya. So yan, dinamihan ko yung luto para ilang kain. Lalagay na lang sa fridge. And then, iiniti na lang ulit. Yan. Yung laman. Lagyan natin ng laman. Natin ang green onion. Yan. Kunti natin ng lemon. Bigyan natin ng lemon. Yan. Kasi walang kalamansi dito. Gusto ko yung pagkakainin to, yung mix. Ayan. Lagyan ko ng tokwa and grilled chicken. Ayan. Pag minix nyo, tamang-tama yung flavor ng toyo. Ayan. Ayan ang magka-partner. Gusto ko, lagyan ko pa ng green onion. So ayan, kain po tayo. Once again, maraming salamat po sa inyong panonood. And thank you for supporting our channel, Richmond and Elise. So kung bago kayo sa aming channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga kaganapan dito sa bahay ni Richmond and Elise. So ito po ang ating arroz caldo with tokwa and grilled chicken. Ayan. Kain na po tayo. Once again, marami pong salamat. Ingat po tayong lahat. Stay safe and God bless. Bye everyone. See you again on our next video. Bye bye.